Ayan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. And another vlog po tayo. And for today's vlog, so po-proceed na po tayo sa ating part 3. So yung ating part 3, yan po yung ating production division. So sa production division, yung ating part 1, part 2, yung ating part 1 ay yung ating standard division, yung part 2 yung ating open division. Inalam po natin kung anong mga klaseng baril ang pwedeng gamitin doon sa mga division na yon. So ito po, part 3 na po tayo. Then alamin din po natin kung ano po yung mga baril na pwedeng gamitin sa production division. Then dito po, titingnan po natin kung ano po yung mga ginagun check din nila pagdating sa ating level 3 competition. So atin po nga alamin kung ano yung mga kailangan i-check para pumasok po yung ating production gun sa ating level 3. So bago po yan, nais ko po munang i-shout out. Of course, yung may interviewin po ako ngayon dito, yung aming junior ng production division. Yan po si Sean Ronald Derain, yan. Junior po namin sa production division yan. Ayan, so i-shout out ko po. Gusto ko mo i-shout out yung kanyang daddy or tatay na si Sir Ronnie Derain. Ayan, si Sir Ronnie Derain ay isang shooter din po siya. So nag-start po siya standard division, then saka po siya nag-switch sa production division. Ayan, pero nung naturuan niya na po si Sean na pumutok sa production division. So lumipat na po siya ng ibang division. Pinaubayan niya na po kay Sean yung production division. So ngayon po ay naglalaro po siya sa PCC. Yan, sa rifle naman po siya. Ayan, so shout out sa Sir Ronnie Derain. Yan. Gusto ko rin pong i-shout out yung aming yung pangalawa na production na division na ka-member ko. Yan naman po yung aming lady na si Rafaela Bagalso. So shout out po sa kanyang daddy na si PJ Bagalso. Yan. So siya yung nagpahiram ng isang barrel na kinaginan review dito sa ating vlog. So shout out pre. Ayan, so shout out ko na rin po yung aking mga ka-member sa batas na naglalaro po ng production division. So unahin po muna natin na shout out kay Mayor Charlie Pizarro. Yan po yung aming tropa sa batas na mayor po ng Pilar Bataan. Yan. Ang ginagamit niya po sa production division, yun po yung alien. Yan, maganda. Napakagandang baril po niyan guys. Napakaganda. At ganun din po yung presyo. Napakaganda rin po niyan. Parang pwede ka nang bumili ng isang kotse yung presyo ng baril na yan. Ayan. Shout out po kay Sir Emil De La Cruz. Ayan, yung aming chief of police. Shout out, ang kanyang baril ay Seisei Shadow 2. Shout out kay Sir Lito Reyes, taga Urani po yan, kababayan ko po. Ang baril niya po ay Seisei Shadow 1, yung SPO 1. Shout out kay Sir Alan Angko. Ayan, so Seisei Shadow 1 naman yung kanyang gamit. Shout out kay Froilan Flores, ang gamit niya po ay Seisei Shadow 2. Kay shout out kay Sir Charlie Ruiz. Yan, so ang gamit niya po ay Seisei Shadow 1. Then yung kay Paul na taga Orani, kataon ko rin po yan. So shout out, ang gamit niya po ay Seisei SPO 1. Okay, bago po tayo po pumrosuid o ipakita yung mga example ng mga barrel na ating na pwedeng gamitin sa production division. So brief the description. So ang mga barrel na ginagamit po sa production division, yan po yung double action. So single action, double action. So hindi po siya pwedeng gamitin na single action lang. So kailangan po double action. Yun yung isa. Okay, so yung pangalawa, kailangan po yung magazine capacity. So alam naman natin na yung mga ibang pag nag-purchase tayo ng gun like yung Seisei Shadow 2, so yung Glock, alam naman natin na yung capacity ng magazine nila more than 15. So kasi ang pwede lang gamitin sa production division ay dapat 15 yung capacity ng magazine plus yung chamber load kung ito ay condition 1. So 15 plus 1, 16 pag condition 1, ang capacity lang ng magazine na pwedeng gamitin or pasok sa production division na 15. Otherwise, pag lumagpas doon, babagsak ko po sa open.
Ayan, so yung mga napupurchase natin gan, yung Glock, yung CC Shadow 2, yan, yung alam naman natin na yung capacity ng magazine nila ay nasa 19. So, mangyayari po doon na pag pinasok natin sa competition, so babawasan po natin yung laman ng magazine. So, ilalagay lang natin doon ay 15. Ayan. Okay, so yan na po. So, papasok na po tayo sa discussion ng ating part 3. So, atin na po ipapakita kung ano yung mga baril na pwedeng gamitin sa production division. Yan guys, so unahin natin yung CC Shadow series. So yung kanilang CC PO9. Ayan, yung CC PO9 na to, kung makikita nyo, yung kanyang frame ay polymer po siya. Ayan, yung kanyang slide ay steel. Siyempre, gaya nga po ng sinabi natin, ito ay double action. So, activated ang single action at double action niya. Usually, itong CC PO9 na to, nung bukas pa yung optic light, ito po yung madalas nilang gamitin. Nilalagyan po nila ito ng optic. So, pwede siyang pang-optic, carry optic at pwede rin siyang production na division. So yung kanyang front sight ay pwede rin po yan palagyan ng fiber kasi by default hindi po siya fiber optic. Ang front and rear serration niya po ay pwede na po siyang cocking na po siya. Okay, so isunod po natin ito yung CC P10F. Ayan, so ang frame po nito ay ganun din po, polymer din po siya. So yung slide niya is steel din. Yung pagkaiba lang nito sa PO9, yung kanyang grip kung mapapansin nyo medyo slim po siya. So madali po siyang hawakan. So, much better siguro pang lady kasi mas ma-slim po yung kanyang grip. So, ito ay walang hammer. Ito ay striker fired trigger kasi wala po siyang hammer. So, dahil ito ay walang hammer, kailangan din po kasi ang chinecheck po sa yung chinecheck po sa production division sa level 3. Kailangan yung first shot ay not less than 5 pounds. So huwag ka dapat bababa sa 5 pounds. So kahit so chine-check po nila to. So make it sure na yung first shot mo ay hindi bababa sa 5 pounds. Okay, so proceed naman tayo sa CC P10F or ano ibig sabihin ng or? So itong baril na to, sabi ko nga kanina, ang mga baril like yung CC ito yung ang production ay mayroon siyang or, pwede mo siyang installan ng optic para maging production carry optic siya. So yung mga baril na ganito ay dual division. Minsan pwede mong gawing production division, tatanggalin mo lang yung kanyang optic at or may nakalagay na or, ibig sabihin ready na siya, mountable na yung kanyang optic. So kung gusto mo siya ipasok sa carry optic, pwede rin po. Okay, so proceed naman tayo sa CC 75 SP01. Okay, itong baril na to, steel po yung kanyang frame, steel din po yung kanyang slide. Ayan, so double action din po ito. Yung kanyang front sight ay naka-fiber na po siya, setup na po siya as fiber. So yung kanyang frame ay tactical na rin po yung kanyang forma, yung kanyang design sa kanyang frame. Ito po ay 19+1, caliber 9mm. So sa production po guys, 9mm po ang ginagamit sa production division. Okay, so proceed na po tayo sa CC Shadow 2, yan. So ang CC Shadow 2, kung mapapansin nyo, same lang naman yung kanyang specs. Kadalasan, ang pagkakaiba lang nito ay yung kulay. So mayroon tayong kinatawag na Urban Gray, so ito po siya. So yung kanyang frame, steel na rin, yung slide steel, yung front sight niya po ay fiber. Ayan, so 19 din po ito yung kanyang magazine capacity. Yung kanyang yung magazine release button ay extended na rin po siya. Yan, naka-set up na po siya. So, masarap po siyang pindutin. Madali po siyang pindutin pagka tayo po ay nag-change mag. And so, ito po ay 9mm din po siya. And yung CC Shadow 2 or, katulad nga po yung sinabi ko kanina, so, kung titignan nyo po, naka-ready na po, mayroon na po siyang mount. Naka-ready na po yung kanyang mount para installan ng carry optic. Para maging production carry optic po siya. Ayan, CC Shadow or, nakalagay po sa kanya. Kaya kung gusto nating bumili ng CC Shadow na dalawang division ang gusto nating pasukan, production division na production carry optic, so I would suggest po yung CC Shadow 2 or nakalagay. Okay, so okay, ayan, proceed naman tayo sa production division. So atin pong re-reviewin itong CC Shadow 2 na isang example na baril na pwedeng gamitin sa production division. Ayan, so unahin natin sa level 3. So ano yung mga ginagan-check po nila dito sa production division?
So usually itong gun na to ay double action. So ano po ibig sabihin ng double action? So cock, nakakak po yan, single action po yan. Pagka hindi po siya nakakak, makakalabit mo siya. So yun po yung tinatawag na double action. So unlike yung mga 1911 at 2011, hindi mo po siya makakalabit kasi single action lang po siya, kailangan naka-hammer down po siya. Ayan, so ang kine-check po sa level 3, yung pounds. Mayroon silang pang-check ng trigger pounds at ang kine-check po nila ay hindi po naka-cock or hindi naka-hammer down. So ganyan po yung kine-check nila. So hinahatak po nila to or sinasabit nila to. Then kailangan na yung required ng PPSA or PSMOK sa level 3, hindi mo dapat ma-violate or lalagpas dun sa pounds na yon. Then ang magazine po nito, pag binili mo, ang capacity po nito ay 17 rounds. Pero pag pinasok mo sa production division, kailangan 15 rounds siya. Hindi ka pwedeng lumagpas sa 15. Pag lumagpas ka po sa 15, automatic ibabagsak ka po sa open division. Ayan, so by default, from the box, karamihan po ng shooter, wala na pong binabago dito. So pinanlalaro na po nila agad. Yun nga po, ito, like ito, may ginawa pa sila dito, drop-in lang, bawal po i-gunsmith. Pwede naman po sa drop-in. So ang pinapalitan po nila dito, yung kanyang trigger kit. Ayan, pinapalambot po nila dito, pero kahit palambutin nila to, kailangan pa rin nilang mapalo yung policy ng PPSA kung ilang pounds. Ayan, dapat pasok sa trigger pull na panukat nila. Pagka hindi po yan naka-hammer down ito. Ayan, kasi pagka naka-hammer down to, syempre mas malambot po yung trigger mo. Ayan. Pero hindi po nga hindi nga po nila sinusukat tong hindi po nila sinusukat na naka-hammer down. Sinusukat po nila yan, sinusukat po nila to, dapat nakaganyan. Ayan, ayan, yung unang shot, first shot na tinatawag nila. Ayan, tapos additional, yung mga iba, hindi sila kontento sa recoil, sa recoil spring. Ayan, so nagpapalit po sila ng recoil spring. So again, yun nga po sabi ko, from the box, ito ay maganda na. Pwede lang i-run agad sa competition. Ayan, so dito, from the box, yung kanyang magazine release. Ayan, so ganyan na po yung forma niya, naka-set up na rin po siya. So madali po siyang pindutin para dun sa pag-change po natin ng magazine. So madali po siyang pindutin at madali ma-release or makapag-change mag. Okay, so proceed tayo sa SIG. So itong SIG na ginagamit na ganun din po, dual din ito. So pwedeng ready na rin po siyang i-mount yung kanyang carry optic. So yung model po nito ay P320X5 Legion. Ayan, so more details i-discuss po natin mamaya on actual. Okay, so proceed po tayo sa isang barrel ulit na pwedeng gamitin sa production division. So ito po ay ang model po nito ay X5 Legion P320 SIG. Ayan, so ito po ay caliber 9mm. So kung makikita nyo po ang grip po nito ay polymer na siya. Ayan, pero yung kanyang slide ay steel. Ayan, yung tingnan nyo po yung kanyang trigger ay naka-design for competition na rin. So ayos po siya. Tapos by default ito ay naka-tungsten infuse at guide rod steel na rin yung kanyang dito, yung tungsten guide rod steel. Ayan, tapos itong barrel na to, since wala po siyang hammer, ang tawag po dito striker fired trigger. Ayan, so pero itong barrel na to, based sa aking tropa ng batas na may-ari, napalitan na daw po ng yung kanyang trigger, ito yung set ng trigger. So Ray Guns trigger kit na po siya daw. Ayan, so yung and then napalitan na rin po yung Springer Precision mag-release. So ito po yung isang napalitan dyan. So pero by default from the box, like yung CC Shadow 2, from the box, ready for competition na po itong mga baril na to. So yung mga iba kasi may mga yun nga, hindi sila kontento pa. Minsan pinapalambot po nila yung trigger, yung recoil, at nag-extend po sila ng magazine release. Ito yung button, pinapaset up po nila yan. So from the box pwede pong ilaro itong mga baril na to.
Ayan, so yung may-ari po nito, shoutout po sa may-ari na nagpahiram ng baril na to. So ang may-ari po nito ay si Rafaela Bagalso. Ayan, so yung tatay niya po or yung daddy niya ay yung tropa din po namin na si PG Bagalso. So yung mag-amang niya na naglalaro po sila ng production na parehas. So yung tatay niya, production carry optic na si Shadow 2, at yung anak naman niya si Rafaela Bagalso ay ito po yung kanyang baril. So production division po siya. Ito, SIG. And, with regards naman sa mga serration ng slide, so yan po yung forma niya. So may butas-butas na po siya dito. Yung front sight niya ay naka-fiber na rin po siya. Ito, nung mayroon pa yung division na production optic light, ito yung madalas nilang ipasok. Kasi nga polymer, kadalasan polymer. So since itong baril na to, medyo na obsolete na, medyo nare-remove na yung production optic light, pwedeng ipasok to sa production division naman. Okay, so proceed po tayo sa tanpolyo. So yung tanpolyo po, marami po silang baril, klase ng baril na pwedeng ipasok sa production division. So meron po tayong tanpolyo stock 2 model. Ayan, so steel na rin po yung kanyang frame, yung slide niya po, steel na rin po, chrome. So yung mga serration po ng slide niya, so maganda na rin po siya. So yung kanyang front at rear sight, yung kanyang rear sight ay bumar. Ayan, yung kanyang front sight ay fiber na rin po siya. So ito po ay caliber 9mm, double single action, double action. At ito po ay 19 plus 1 din. Ayan, so stock 2 extreme. Ayan, so ang ganda po ng forma niya, maganda rin po yung tampolyo. So aywan ko lang po, ba't madalang po gamitin ito sa shooting competition? Siguro po sa ano, sa pyesa, sa availability ng pyesa. So yung mga sa CSA, mapopurchase nyo po yun, hanapin nyo po yung B-Bros sa Facebook. Sila Kelly po yan, sila po yung distributor ng CSA dito sa Pilipinas. Yan, so ganyan po yung mga forma nya, stock 3. Ayan, so long dash na rin po siya. Tanpolyo stock 3 extreme. Ayan, so okay din po yung kanilang mga serration ng slide. So ito po yung forma ng tampolyo. Ayan. So bakal na rin po yung kanyang frame. Yung slide niya ay steel na rin po siya. Ganyan po yung serration niya. Ayan. So ang baril na ito ay double action po siya. Ayan, so double action. So ito po yung isang pwedeng pasok sa production division. Yung kanyang front sight, fiber na rin po siya. Ayan. And yung kanyang rear sight, bumar, adjustable na rin po siya, pin down and left and right. And ito pa yung isang forma ng tampolyo. So chrome na po siya. Ayan. Ayan po yung serration niya. Meron po siyang tag name. So caliber 9mm. Dito tayo ngayon sa thrust gauge. So titignan po natin yung kanilang Glock. So ito po yung pasok sa production division din, yung Glock 17. Ayan, so Gen 4. Ayan, so ito pong Glock na to, wala po siyang hammer, so striker fire trigger na po ito. So nandito na po yung ignition niya sa loob. Ayan, so ang production po ay nasa 15 plus 1 lang. Pero ang magazine po nito ay 19 plus 1. So pag pinasok po natin sa production, kailangan lang po, hindi po lalagpas dapat sa 15 plus 1. So ito po yung Glock 17, ito naman po yung Glock 19. So ito pong parehas ito, pasok po parehas ito sa production division. So ang pagkaiba po ng Glock 17 sa Glock 19, kung titignan
nyo po, mas medyo mas mahaba po konti yung ano, Glock 17. Yan, ito po yung Glock 19. So, 9mm po ito parehas pag ipapasok po natin sa production division. Oh, ito panoorin natin ng SIG. Production optic. Ay, production optic, production. Kasi wala siyang optic. Are you ready? Ito yung aming lady shooter. Stand by. Ayan, nandito po kami ngayon sa Mount Samat Firing Range. Kasama ko po yung aking ka-member dito sa Bataan Shooters. So ito po yung aming isang elite shooter ng junior na isang pride ng Bataan Shooters. Alamin po natin sa kanya kung ano po yung naging experience niya sa paglalaro po ng production division. My name is Sean Ronald S. Diraín, 17 years old. Junior shooter of Batas Gun Club in production division. I started shooting when I was 12 years old. I've been in this practical shooting for more than 4 years. After 4 years ng pagsisikap at paghihirap sa practical shooting, finally, I've gotten sponsored by PBG Nisho. So, in fact, the gun that I am holding is sponsored by PBG Nisho CZ Shadow 2 Bronze Edition. My current rank in PPSA is Class A, but still improving to be better than before. So I would like to thank Mayor Charlie Pizarro and Tita Justin May De La Rosa in sponsoring us of our shooting needs. And I would also like to thank Coach Jerome Morales for the training, practices, and motivation.